showbiz fanatics, Joa Pau or Jose Wally and Paolo Ballesteros tinanggihan ng offer ng Halos Host Siblings or Tape Incorporated. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo dumako sa ating mga updates, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nakabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. And of course, sa lahat po ng mga nanonood sa ating Facebook page, Darren's TV, maraming maraming salamat po. And for today's video, kung saan pag-uusapan pa rin natin ang issue patungkol sa Itbulaga, na meron pong nakarating na balita po sa atin na Joa Pau tumanggi sa offer ng Tape TBJ na Dabar Cards na mapapanood Itbulaga sa GMA hanggang 2024. Ito ang ilan sa mga headline po no na napapanood natin ngayon. End of an era. Ito ang naganap kahapon matapos magpaalam sa Facebook account ng Itbulaga sina Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon na kilala sa tawag na TBJ. Hinarang araw silang mag-live show kaya sa social media sila nagpaalam habang parang normal ang mga pangyayari sa GMA 7 dahil replay episode ang isinasalang. Marami talagang naiyak at malungkot. Malungkot na malungkot sa naganap na pamamaalam ng TBJ sa programa. Di umano, hindi naman sila mawawala sa ere dahil mapapanood sila sa ibang network sa TV5 na nananahimik pa at walang nilalabas na statement. Pero magpapahinga raw muna ang TBJ ng 2 weeks. Kausap din umano ng grupo ni Mayor Alby Benitez ang Bright Light Production. Dapper Cuts na raw ang magiging title nito kung sakali at hindi na Itbulaga. Samantalang agad namang naglabas ng official statement ang GMA7, "We are saddened by today's unexpected turns of events with regards of Itbulaga. GMA has been the home of Itbulaga for many years and we still have block time agreement with Tape until the end of 2024 for the noon time slot. Together with all the Filipino fans, we pray for a smooth and swift resolution of their issue. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga kapuso. Kaya't malinaw sa hanggang 2024 pa ang network ang Itbulaga. Wala pang lumulutang kung sino ang magiging host o papalit sa TBJ kung mag-live na ulit ito. Dahil as of this writing, di umano'y replay muna ang mapapanood ng episode ng programa. May mga narinig tayong offer daw di umano ng Tape Incorporated kina Wally Bayola, Jose Manalo, pero habang nagde-deadline kami ay wala pang official statement. Pero naglabas na nga ng isang sulat or parang nakapirma po ang lahat ng mga hosts like Jose Manalo, Wally Bayola, Mr. Paolo Ballesteros, Maine Mendoza, Ryan Agoncillo, and Ms. Trisa May Dizon. Naglabas na po sila ng kanilang official letter na kung saan ay nagsasabi na sila po ay nag-resign na rin together with TBJ ano, dito po sa nasabing dito po sa Tape Incorporated. Naging bahagi ng bawat Pilipino ang Itbulaga dahil sa tagal nitong napanood sa TV. At pag sinabi mong Itbulaga, TBJ yun. Pero walang forever sa kanila. Wala na sila sa Itbulaga pagkatapos ng 44 years. So sinasabi nga ng marami na this is gonna be an end of an era sapagkat hanggang sa ngayon nga ay talagang meron pong sinasabing laban na haharapin ang TBJ dahil hanggang ngayon eh wala pa rin pong nabibigay ng statement or kumbaga parang hindi natin alam kung talaga bang mabibit-bit nga ba talaga ng TBJ ang nasabing show dahil base po dun sa letter na ipinadala po ni Mr. Halos Host, parang ito po ay nangangahulugan na parang hindi nila bibitawan ng Itbulaga. Ito po yung official statement ng Halos Host. Tape Incorporated, saddened by the turn of events yesterday, May 31, but we respect the decision of the host to leave Itbulaga and GMA 7 Network, which has been their home for 28 years. We are grateful to the men and women who worked tirelessly for the past 43 years to make our noontime show number one. The success of the Itbulaga is not dependent only on the three people but on the collaborative efforts of its talents, crew, and loyal viewers. Balikan natin yung sinabi niya na
Nagpapasalamat daw po siya sa mga babae at lalaki na talaga namang nagtrabaho ng hindi napapagod for the past 43 years to make our, yon yung salitang our, noontime show number one. So, parang sinasabi ni Mr. Bulat Halos Host na walang nagmamayari sa Eat Bulaga kundi ang kanilang pamilya lamang. So, sabi niya pa, yung success daw di umano ng 43 years of existence ng noontime show ay hindi lang daw po di umano nakadepende dun sa tatlong tao nang tinutukoy niya ang TBJ, pero ito po ay may collaborative efforts ng mga talents and crew and loyal viewers, which is very true. We are happy for the full support of GMA7 in making Eat Bulaga bigger to bring more fun and excitement to every Filipino. We want to assure the public and the supporters of the show through its segments that we are committed to provide quality entertainment. It is unfortunate, but life must go on. As with life, we have to accept changes, but we have a duty to every Filipino. Abangan ninyo ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok ng ating mga puso. Aasahan ninyo ang mas masaya, mas nakakaaliw at higit pa sa isang libot isang tuwa na Eat Bulaga. Patuloy ang Double Cut sa maglilingkod para sa inyo mga kapuso mula Apari hanggang Hulo at sa buong mundo. Ang pag-alis ng mga host ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo. Maraming salamat. Signed by Romeo John M. Halos Host Jr., President and CEO, and Mr. Seth Frederick Bulat P. Halos Host, Director of Finance. So, dito po sa sulat na ipinadala po ng official statement ng mga Halos Host family o ng Tape Incorporated, pinapatunayan lang nila na talagang magpapatuloy pa rin ang Eat Bulaga under their wings, no? Hindi po, kumbaga parang wala po silang kaplano-plano na ibigay o ipaubaya sa TBJ ang Eat Bulaga. Kasi nga, parang ang ano po nila dyan, ang stand nila dyan is hindi po pagmamayari ng TBJ ang Eat Bulaga. Kahit na po sila po ang nag-sacrifice, sila ang nag-work tirelessly for 43 years, sila ang nagtaguyod, sila ang gumawa ng pangalan, sila ang gumawa ng jingle. Pero we can never or hindi po basihan yon para masabing sa kanila talaga ang Eat Bulaga. Pero base po dito sa isang news online, kung sakasakali po na hindi po talaga makuha o hindi po mabitbit ng TBJ ang Eat Bulaga from to the other network, maaaring ang Eat Bulaga ay mapalitan ng Dabar Cards. Yun naman po yung isa sa mga pangako nila. Pero according din po kay Mr. Joey De Leon na hindi naman daw po sila magtatagal at babalik din sila ng dito po sa nasabing, kumbaga parang magpapasaya muli sila sa mga Dabar Cards. Marami mang nalulungkot dito sa pangyayaring ito, but still, talagang nag-aantay pa rin ang publiko sa pagbabalik nila. Pero sa ngayon, may yung mga offer po dito kay Mr. Jose Wally and Mr. Paolo Ballesteros ay tinanggihan na po nila. Kahit gaano po kalaki ang offer na ibinigay sa kanila, kasi according po sa mga narinig natin, parang dinoble yung kanilang talent fee na marireceive kung magsustay sila. Pero sabi nga ng ilan sa mga news sa insiders or kung yung mga talagang nagbibigay ng kanila pong mga saloobin patungkol dito, it is not about the money but it's about the principle, loyalty and relationship, no? So isa rin sa mga kadahilanan kaya talagang umalis na rin ang TBJ sa nasabing show, dahil sinasabi po nila na parang nararamdaman nila na wala na raw respect. Yun yung isa sa mga kinaiinis at kinagagalit ng TBJ, dahil hindi na nila maramdaman yung respeto sa bawat isa. Dahil ikinagalit nga nila na parang lumalabas sa kwento po, no? Lumalabas dun sa mga statement nga ni Mr. Halusos na anytime pwede silang tanggalin, which is inunahan na nila, sila na mismo ang umalis dito sa nasabing show. So marami mang nalulungkot, pero sabi nga ni Mr. Joey De Leon, nagpapahinga lang po sila. After 2 weeks ay muli na naman pong e-ere at mapapanood muli natin ang TBJ sa mas pinalakas at mas pinasaya. Hindi man sa Eat Bulaga, bago man itong show, pero nakakasiguro tayo na mas mararamdaman pa rin natin ang presensya ng TBJ at ng buong Dabar Cards. And that's it po today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.